lang ka pa. Inverted front suspension ang meron tayo. Again, at its price point, meron na rin itong traction control system. Pero alam niyo ba, isa sa mga nakakatuwang function pagdating dito sa motor na to is the mobile connectivity. Is the ability of the motorcycle na mag-screen mirror. Oo, screen mirror. Ito yan, papakita ko sa inyo. Okay din, kasi maraming mga motor na take to for granted eh. Yung meron na itong handbrake. The good news is, this motorcycle now operates at dual channel ABS. Imagine mo at its price point. Sunod-sunod na ang paglabas sa mga adventure scooters dito sa Pilipinas. At hindi pa man lumigipas ang maraming araw, meron na namang bagong lumabas. Naku, sa tingin ko magkakagulo dito. This is the QJ Motor ATR 160. Ito ang pag-uusapan natin ngayon. Una natin pag-usapan, just like any other motorcycle na makakatawag pansin, is yung forma ng motor, lalong-lalo na kapag bagong modelo dito sa Pilipinas. Ito na. If you're going to look at it, yung unang tingin, alam mo na kagad that this motorcycle, this scooter is built for adventure with all the characteristics. Parang nakatapo na lahat dun eh. Ito, isa-isay natin. So obviously, in front, we have the windshield. Adjustable na rin to mga brother. So pwede natin ibaba, pwede akyat. At least kahit papano, makakatulong dun sa wind stress kapag nagra-ride. And then, right over here, titingnan mo yung shape niya. Talagang patulis eh. Hindi magulo yung layers ng motor na to. You have a very visible and very aggressive daytime running lights. Tapos may beak na rin. Gaya naman nabanggit natin sa ibang mga videos, isa sa mga karakteristik ng adventure motorcycle or scooter, ito. Meron niyang beak yan dito. At saka nakikita ko na rin, this now has 4 projector lights. Siguro ngayon pa lang, papakita ko na sa inyo yung quality ng ilaw na meron itong si ATR. Ayan, no? Ito yung low niya, mga brad. Tapos pag high, mag-a-activate na yan lahat. So, if you have this, para ka na rin merong mga mini driving light, 4 na mini driving light, projector lamps ang tawag dyan, na nakakabit as stuck sa motor mo. Sa mga susunod na video, once we take this out, sigurado ipapakita natin yung quality ng ilaw. Pero based from my usage of the previous projector lights, kumbaga kahit hindi ka na magdagdag ng ilaw, pwede na to. And then pagbaba naman natin dito, makikita naman natin yung kanyang bronze or semi-gold forks sa harap. Tapos it's very evident na malayo yung distansya ng fairings dito versus dito sa fender. So malalaman natin yung pinang allowance dito. But in terms of looks, maganda siya tingnan kasi malaki yung clearance niya. At pagdating naman dito, we have the rim. May mga rayos na rin yan. Tubeless tires. Dual sport. So ang lakas makabrusko nung dating ng motor na to. Now, over the side. Pagdating naman sa gilid, mga brother, what we're going to see is different layers ng texture para sa motor na to. Meron yung mga medyo rough edges. Meron yung mga parang honeycomb. Merong matte. At saka syempre yung glossy or yung smooth finish dun sa pinakakulay ng motor na to. Merong iba't ibang mga options pagdating sa color variants for the ATR 160 gaya ng nakikita nyo sa screen. What stands out for me in terms of making this motorcycle premium is yung QJ emblem dito. Diba? Ganyan yung usual mo ng mga premium logo pagdating sa mga high-end big bikes, merong ganyan. And then, pagdating dito, ang angas ng mga flow, we have mga medyo pointy lines combining dito sa gilid ng motor, pointing to that aggressiveness of the motorcycle. Okay din yung foot peg niya na nandito. Yan. So, palapad siya. Sigurado magiging komportable yung tatapakan ng angkasan mo. But if you're not going to use it, the design blends well dun sa motor. Tapos, meron tayong ditong embossed na branding ng ATR 160. Wala masyadong mga decals bukod dun sa mga pointy directional lines that we have on certain parts of the motorcycle. Ngayon, pagdating naman dito sa upuan, ang ganda ng combination that we have the parang medyo rough type of a leather dito sa upuan. Merong gray at saka black na combination. Tapos maganda kasi kita rin yung kanyang mga stitches. When it comes to the grab bar, okay din na hindi na binuo yung grab bar dito. Meron lang tayong dalawang sporty grab bar
sa kanan at saka sa kagiwa. So kumbaga, it still projects that image of the motorcycle na talagang mabrusko. Pagdating naman sa likod, very high-tech yung dating nung forma nung kanyang taillight. So obviously, this will be very helpful when it comes to visibility, lalong-lalo na when riding at night. Nakahiwalay na lang yung kanyang signal lights dito, in which nakadugtong na rin sa fender. And this, being an adventure scooter, importante sa akin na naka-extend yung fender dito para syempre sa mga putikan, sa mga tubig na dadaanan mo, at least meron ka ng protection. On top of that, you would also have the built-in tire hugger here. And then, dito naman sa gilid natin, what we have is a sporty type muffler, pero malaki yung kanyang casing, yung parang pinaka-protection niya. So, that blends well dun sa overall muscular effect ng scooter na to. Pagdating naman dito naman sa harap, if you're looking at it from where you are riding it, makita natin, ang lakas din ng dating ng naked handlebar nito. The wires are clearly clipped together para malinis yung finish, and the side mirrors are big enough para hindi naman maalangan yung nag-ride in terms of visibility. Malinis, maporma, pero hindi na sa sacrifice yung function. Napansin ko rin, yung signal light dito, manipis lang. Actually, nung dinidiscuss ko kanina nasa harapan, hindi ko napansin na meron pa ng signal lights dito. So that's good. That means that yung signal light na ganito, although I would have preferred it na sana integrated na dito, pero dahil sa liit lang ng signal light nito, eh, hindi siya nakasagabay dun sa kanyang forma. It blended well with the overall look of the motorcycle. Alright, engine naman tayo mga brother. Siyempre, dapat kung maangas ang looks, maangas din ang makina. For this adventure scooter, what we have is a 160cc 4-valve liquid-cooled hybrid engine. Mamaya medyo pag-uusapan natin yung hybrid engine na yan. But in terms of specs, very impressive yung power profile na to, because this motorcycle can produce over 16 horsepower. I'm not sure kung medyo may ibang scooter at this point, at this category, that produces that kind of horsepower, 16. Pagdating naman sa torque niya, 15 Newton meters worth of torque. So again, mga brother, this is just more of a walkthrough na iniyahatid natin sa inyo. Sa mga susunod na video, surely we'll be testing this out on different terrains, different road challenges, para malaman talaga natin kumusta nga ba yung power profile. Kasi alam naman natin, iba yung power profile sa papel versus yung actual performance na ginagamit na natin. But nonetheless, nabanggit natin na itong motor na to ay mayroong tinatawag na hybrid assist. Meaning to say, itong motor na to doesn't solely operate on gas. So meron tong electric assist if you are using this from the initial launch. Ang ibig sabihin nun, that hybrid assist will give the motorcycle more punch, less delay, less drag. Ibig sabihin, pag throttle mo, mararamdaman mo na kagad yung arangkada for the first few seconds. Tapos nun, then purely gas power na yung magiging power profile or power delivery ng motor na to. So I'm very curious, once we take this out at talagang yung mataas na horsepower nito coupled with the hybrid assist, paano magta-translate sa mga kalsada natin dito sa Pilipinas. Equally powerful engine, kailangan meron tayong malakas-lakas na brake to compensate if you really need to stop. So umpisa muna tayo sa brake levers. Both levers are adjustable. Again, nakikita natin yung numero and then the levels, kung ano yung preference mo when it comes to your brake lever. Tsaka nga pala mga brother, okay din, kasi maraming mga motor na take to for granted eh, yung meron na tong handbrake. So napaka-importante na ito when parking dun sa mga hindi pantay na kalsada, sa mga slope. Yan, may handbrake na rin, nakakatuwa. Impressive, dahil ang motor na to ay merong front single disc brake and rear single disc brake. The good news is, this motorcycle now operates at dual channel ABS. Imagine mo, at its price point, you will have dual channel ABS. Para sa mga hindi pa nakakaalam ng ABS or the anti-lock braking system, it prevents your motorcycle from locking. Lalong-lalo na kapag nag-brake ka ng biglaan, higher speeds, hindi mag-lock yung brakes mo dahil imomodulate ng ABS or ng anti-lock braking system yung pagpreno mo. So dahil dyan sa dual channel ABS na yan, that's a plus point, dahil malaking-malaking safety factor yan, lalong-lalo na once we take this out. Grabe, no? Ano kaya mas sensitive dito? Yung rear brake or yung front brake? Yan ang ihahatid natin sa inyo
once we take this out. Abangan yan. Isa rin sa mga abangan natin is the function of the traction control system. Ito yan. Again, at its price point, meron na rin itong traction control system. Ano nga ba ang ginagawa ng traction control system? What it does is that it modulates the spin on the rear wheel para hindi mag-overspin yung gulong natin sa likod. So kapag medyo alanganin na, medyo madulas na, or hindi na masyadong nakalapat yung gulong mo sa likod, hindi magtutuloy-tuloy yung spin. Mas kokontrolin na ng motor yung pag-spin. Pag nakontrol niya yun, then it will avoid us from skidding at mas may iwasan natin yung pagsemplang. So another big safety feature for the ATR 160. Punta na naman tayo sa suspension at saka sa gulong ng motor na to. Una muna, suspension. Saan ka pa? Inverted front suspension ang meron tayo. So kung titingnan natin ang makeup ng isang upside down fork or inverted fork is mas makapag na syempre yung mas malapit dito sa fairings natin versus yung sa nakakabit mismo dun sa ating wheels. Ang tendency niyan or ang effect niyan sa motor is the pressure when you are cornering, when you have that sudden bumps, is nandito. So in terms of performance, mas malaki at mas maasahan natin, lalong-lalo na dun sa mga sudden bumps at mga aggressive style ng riding kapag mas makapag na to. So plus point yun. At alawa, pagdating naman natin sa likod, what we have is dual shocks. Oil dump naman itong mga brother. And we have, ito na, may baso na. Tinatawag natin baso. Kumbaga, stock built-in pressure canister. Ayan, dalawa na yan. So, again, hindi ko pa ma-re-relay sa inyo at this point kung kumusta ang rebound, ang overall play ng suspension na to. But I'm very curious dahil in terms of specs, maganda yung nilagay na suspension ng QJ motor dito. Looks like it's adjustable pa. So, ay nako, susubukan talaga natin to. Pagdating naman sa gulong mga brother, what we have, unang-una, spoke wheels na, front at saka rear, pero tubeless. So, impressive yan. Ang ibig sabihin lang yan, yung mga rayos na nakikita natin sa gulong makes this motorcycle more flexible in terms of the terrain na pwede nating daanan. Dahil kapag mags yan, mas buo, mas prone yan sa pagkabasag. Ito kasing mga individual rayos na nakikita natin, mas nagiging flexible yan. Meron yang kumbaga, certain level of flexibility para medyo magbe-bend in case talagang malubak o anuman, hindi siya basta-basta mabibengkong. Sa harap natin, what we have is 180x14, habang dito naman sa likod, what we have is 130x70x13. Tubeless dual sports tire. So makita natin, malaki yung mga groove dito sa goma natin sa pinakagulong. Ang advantage niyan, kapag medyo unpaved yung kalsada, light rail, mas may tendency to na kumapit dahil dyan sa mga grooves na yan. So, i-coconnect natin din sa looks yung pinakagulong niya. Makapal, mabrusko. Titingnan natin how this will fare when we ride this out. So, malamang susubukan natin to sa mga light rail, maybe river crossing. Tingnan natin to. Nakaka-excite gamitin itong motor na to. Features naman tayo mga brother. Naku! Kung sa motor na to, sa makina at forma, tamo, pati sa na-excite, ay matutuwa ka na wait until you hear the features that's installed dito sa motorcycle na to. Simulan na natin dito, hawak ko na yung susi. So what we have is keyless na itong motor na to. Ibig sabihin, proximity, I just need to be around 1 meter within the motorcycle para ma-activate ko yung motor. Ngayon, bago ko isa-isahin, meron tong answer box system. Yan, para mapapailong mo yung motor mo in case medyo mag-blend in yan sa napakaraming motor sa parking. And may unlock na rin siya. At saka ito pa, pati yung pag-open ng compartment, itong underseat compartment natin, is controlled na rin sa ating remote. Ayun, oh. Stig. But, kung ano't ano man ang mangyari, alam mo ba, that this keyless control or remote has that manual option. Ito lang yan. Pipindutin lang natin yung QJ logo dito. Ayan na. Now this, we can now open the seat compartment. Halimbawa, medyo naiiwan mo yan dyan. Nandito yan. Medyo tago. Papakita ko sa inyo sa ilalim. Ayun. O, diba? Ang cool, no? Pero yan, hindi mo mahalata na nandito pala yan dun sa makeup nung
kanyang remote. And this being Kigas, ito naman siya. Siyempre, tingnan na natin. Kanina pa natin binubuksan ang ating underseat compartment. So, pagdating dito, ito mukhang andito yung battery pack niya. For this one, we are going to have to try kung kasha nga ba ang full face helmet dito. But based on the space, medyo palagim, palapad sigurado yung mga open face helmet, kasha dito sa motor na to. And pagdating naman sa kanyang fuel capacity, what we have is an 8-liter fuel tank. Malaki-laki na rin to. Tsaka maganda, ano na to, easy access gas tank na to. So, according to KJ Motor, this motorcycle can generate around 45 kilometers per liter. Imagine mo yun, 45 kilometers for a 160cc scooter. That's impressive. At you still have that, kumbaga, big enough gas tank at 8 liters, malayo-layo na ang mababiyahe mo ng isang full tank para sa motor na to. Alright, pagdating naman sa kanyang digital panel, actually, LCD panel na siya. Pamukha na siyang Android phone that you have all those information nandito na yon. Very visible, very organized, maraming information pero hindi magulo. So obviously, what we have sa gitna is the speedometer, we have the RPM reading, we even have our fuel consumption, ayun, average. The level of your battery, very good yan dahil meron ka ng built-in na voltmeter, and then we have all the indicators like check engine, oil, ABS, fuel gauge. Marami. Pero alam nyo ba, isa sa mga nakakatuwang function pagdating dito sa motor na to is the mobile connectivity. So what we have to do, i-hold lang natin itong button natin sa kagiwa. And what's going to happen is it will present us a QR code for Android or iOS naman for the Apple users. Ngayon, hindi na natin ipapakita ang maraming mga function nito, pero ang natuwa ko nito is the ability of the motorcycle na mag-screen mirror. Oo, screen mirror. Ito yan, papakita ko sa inyo. Okay, so ito mga Brad, sample natin. Scan natin yung QR code na yan. And it will now direct me to download the app kasi hindi ko pa na-download siya. Pero kapag na-download mo na yung app, yan. It's called the Carbit Ride. Kapag na-download mo na yan, didiretso na yan dun sa app. So, pair na natin to mga Brad. So, there we go. So, may kita natin mga brother, we have, upon pairing my phone at saka yung ating ATR-160, nag-appear na kagad yung maps. Ayun, no, updated siya. Nandito tayo sa Caloocan ngayon. Nandito tayo sa showroom ng Bristol. One of the functions na pwede rin nating magamit using the mobile connectivity ng motor na to is the screen mirroring. Ito, papakita ko sa inyo. Ha? Alright, so may kita natin mga brother, what's in my phone, yun na rin ang nagre-reflect dito sa ating panel ng ating ATR-160. Pero sigurado yung mga detalye nito at iba pang functions on the mobile connectivity, i-explore pa natin yan. But for now, balik tayo dito. Alright, so pagdating naman sa pinaka-display natin mga brad, so we can choose kung gusto mo ng black background or yung white, usually yung white ginagamit natin kapag maaraw, or if you want the motorcycle to automatically adjust, piliin mo na lang yung auto. Other functions, meron tong indicator ng tire pressure natin. Eventually, ma-update yan. And saka syempre, you can also turn off or turn on yung traction control system. So, importante yon dahil sa karamihan, lalo na pag light rail, mas gusto nila na walang traction control system. Medyo nilagaro nila yung motor nila. So, ilan lang yan bukod sa mga nabanggit na natin, adjustable windshield, projector headlights, adjustable brake lever, at marami pang iba, projector lights. So, curious ako as to how all of these features will translate dun sa overall riding experience natin. Riding position naman tayo mga brother. Again, I am 5'10 in height. Para sa ngayon pag nakakapanood ng video natin, you may use me as a reference. So pag sinakay natin to at my height, yan. So, generally in terms of specs, nasa 770 millimeters lang ang seat height ng motor na to. Hindi masyadong mataas, pero medyo malapad yung kanyang upuan for comfort in riding. Pero ang epekto naman nun, medyo bubuka ka. Kaya ako, flat-footed pa rin naman, pero hindi kasing baba ng karamihang motor. Pero Pinoy-friendly pa rin ang seat height na ito.
Actually, magaan to eh. For a motorcycle, para sa forma ng motor na to, impressive na nagagaangan ako sa kanya. The weight is over 130 kilograms. Magaan na para sa category ng motor na to. And, yan, titingnan natin ngayon. Feet position, standard. Meron tong extended footrest, pero hindi talaga kasha yung paa ko. Meaning to say, medyo ilalabas ko ng konti yung aking paa. But still, I still have that option na, kumbaga, makagalaw-galaw pa rin yung paa ko. Good for long ride. Actually, pati itong base footrest na meron tayo dito, mahaba din, nakakagalaw pa rin yung paa ko. Ang kinaganda nito, yes, malapit yung manibela sa driver. Actually, kitang-kita ko talaga, pati yung digital panel. Pero, yung clearance ng handlebar dito sa hita ko at my height, pag ginanyan natin, hindi sumasayad. Talagang clear na clear. So, ibig sabihin, yung karamihang motor, kahit sa mga kapares na displacement nito, sumasayad yung aking tuhod, yung aking hita, kapag tinodo na natin yung likunang manibela. Ito, hindi. So, perfect yan. At saka, syempre, mas safe din naman yan pag ganyan. Yung upuan, it's... hindi naman siya masyadong malambot, hindi rin naman masyadong stiff. So, malaman natin yung totoong kakayanan ng upuan na to once we take it out for long ride. At yung angkasa naman ng aking ating pillion or passenger is malapad. Overall, this is, you know, the riding position that you're going to have. Okay din ang ground clearance ng motor na to, because for this one, you have about 165 millimeters worth of ground clearance. Okay na yun pagdating doon sa mga sudden lubak, mga bato-bato, at kung hindi talagang desementong kalsada ang dadaanan mo, pwede mong dagin yung motor na to. At syempre, ang pinaka-importante, magkanong budget mo for this motorcycle, the SRP is 159,900 pesos. Ano sa tingin nyo mga brother sa lahat ng specs and features na pinakita natin sa inyo? Sugid nga bang motor na to? I-comment mo yan at pag-usapan natin yan dyan sa baba. In the meantime, this is our motorcycle feature for the day. Again, inihahatid lang natin sa inyo ang balita tungkol sa release ng bagong QJ Motor ATR 160 for the full review at actual performance sa labas. At talagang dadalhin natin ito kung saan-saan. Abangan niyo yan sa channel at sa page na to. Till our next video mga brad. Salute. Lakas din natin. Huh? Sulit nga ba ang motor na tiyo? Motor na tiyo. At yan ang rundown.